Magandang araw po sa lahat ng senior citizen. Ating talakayin sa bidyong ito ang pagbibigay linaw ng National Commission of Senior Citizen sa pension increase at sino-sino nga ba makakatanggap at pagbibigay suporta sa Universal Social Pension. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Isang mahalagang balita, mga senior citizen, ang National Commission of Senior Citizen o NCSC ay nagkaroon ng isang panayam kung saan isa sa mga naging talakayan ay ang pension increase na mula sa dating 500 pesos, gagawin na itong 1,000 pesos kada buwan. At kung sino-sino nga ba mga kwalipikadong makatanggap nito, kanila ring tinalakay ang Universal Social Pension. Para sa buong detalye, ating panoorin ito. Ito po ang magandang tanong, Commissioner. Opo. Yung po bang 500 pesos na social pension ngayong taon ay magiging epektibo ng magiging 1,000 pesos? Alam niyo po, yes and no. Kasi batas na po siya. Oh. Meron na po. Ang problema po ngayon, yung pondo. Sabi po sa Senado noong mag-budget hearing, pipilitin daw nila na magkaroon ng pondo yan ngayon. Ngayon, ang problema po niyan ganito, yung unang 500, nasa DSWD po yan eh. Kasi sila ang nag-submit sa DBM nung budget para sa 2023, nung May 30, 2022. Mm-mm. Nung maging batas yung 11916, may additional na 500, nakalagay doon sa batas na NCSC siya, di ba? So kung magkakaroon ng pondo ngayong, sabihin natin, for example, sa July, nagkaroon ng pondo yung additional 500, ibig sabihin, yung mga tumanggap ng tigpa 500 ng unang anim na buwan, kailangan tumanggap sila ng another 3,000 para dun sa ano, para dun sa additional na 500 dahil retroactive po 'yun ng January 1. Bakit po hindi sigurado may pondo, Commissioner? Kasi ano po, yung pong batas na 'yon ay naging batas. It lapsed into law ng July 30. Last year na po ng DSWD yung pondo for 2023 sa DBM. Kaya nung maging batas po yun, hindi kasama sa isinadmit na budget ng DBM sa Kongreso. Okay, so hindi pa sigurado. Kaya isa-isa lang po siya. Okay, so hindi pa siguradong 100% na maiaangat sa 1,000 pesos for so many months yung pension ng ating mga kapusong senior citizen. Opo, yung po yung napakahirap bigkasin na hindi pa. Oo. So kung sakali po, siguro naman maganda-ganda yung chance sa Commissioner na maging 1,000 pesos na yan by second half of 2023. Yun po, kasi ang sabi, meron ang yung DBM, meron daw po siyang ano eh, meron daw po siyang magiging savings. Mm-mm. Kaya lang yung pong savings na yon ay ma-i-declare lamang ng DBM kapag sigurado na, kasi alam niyo po yung budgeting na yan. Merong mga expectation yan kung magkano yung kikitain ng BIR, ng customs at ng iba pa, di ba? So, considering po yung budget, yung projection nila, meron pong savings na pwedeng itapal doon sa kulang na 25 billion na yun para doon sa additional 500. Mm. Kaya lang, kung marirealize, yun po yung hindi natin alam. Pero ang sigurado po niyan, sa 2024, isasubmit na ng NCSC at DSWD yung para sa 1,000 a month for the 2024 budget sa May 30 ngayong 2023. Okay. May kumakalat to. Ito, gusto kong linawin sa inyo na meron hong kumakalat na parang mensahe ba link to sa link sa website ng National Commission of Senior Citizens. Pinare-register ho doon ang lahat ho ng mga senior para ho sa ito para sa ayuda. Oo. Oh, na may nagsasabi makakatanggap ng 1,000 per month or 3K every 3 months under the NCSC Office of the Senior Citizens Affair. Paki-confirm nga ho to, totoo ba to? Okay. O hindi? Ganito po 'yan. Tinawagan din po ng aming IT, ng aming media personnel ang attention namin, mga commissioner. Kahapon tungkol nga po dito. Totoo po na kumukuha kami ng data, pero hindi po totoo na lahat ng magparehistro itatanggap na ng 1,000 a month o 3,000 in one quarter dahil
Yung pong pondo na yon, yung 1,000 a month na yon ay para lamang dun sa indigent senior citizens na nakatadhana dun sa RA 9994. Meron pong definition kasi. Ang problema po dun sa batas na yon, dinefine nung batas kung ano yung indigent. Hindi po kagaya ng ibang batas na yung IRR, yung agency ang magde-define. Dito po kasi naka-define dun sa 9994 kung ano yung indigent. Yung ano sabi doon ay frail o sakitin. Tapos walang tinatanggap na pensyon, whether government or private. Di ba? Kaya po kung sakaling bumili ka ng annuity, yung pong annuity, yun yung reverse ng insurance. Magbibigay ka ng amount sa isang insurance company, tapos tatanggap ka ng pension habang nabubuhay ka. Annuity po yun, di ba? Kunyari, na bumili ka ng annuity na tumatanggap ka ng 300 a month, hindi ka na po indigent pursuant to the provision ng 9994. Parang ang labo ng commissioner. Kasi wala na amount. Parang ang labo ng commissioner. Dami pa lang ang higpit ng condition. Kasi kahit pa yung kumikita ka ng kaunti, indigent ka eh. Ang threshold mo, mataas na ngayon dahil ang hina na po ng purchasing power ng peso natin. Tapos yung senior citizen na halos pulubing-pulubi na, saka mo bibigyan na 1,000 pesos. Oo, yun po yung diba? Yun po yung kami rin po, ganun yung aming saloobin. Ang problema po, meron po tayong dictum, Duralex sed lex, di ba? Yes. Kahit na gano'ng mapangit yung batas, yun yung nakalagay sa batas, kailangan po ng Kongreso na amyendahan yung provision na yun. Sana naman, ang pangit ng mga gumawa ng batas na yan. Itaas naman yung threshold ng indigency sa mga senior citizen. Itaas nyo ng konti kasi mas malaking pangangailangan. Parang, hindi lang parang yung pang-araw-araw na kain, Commissioner, yung gamot na lang maintenance na lang eh. Parang ayaw ibigay eh. Diba? So, actually, kung aamyendahan po nila yung batas na yon at ibibigay nila sa DSWD or sa NCSC ang pag-define kung sino yung indigent, masusolusyonan po natin ito. Opo. Eh, parang sa inyo, kung sa NCSC ho yan, sino ho ang indigent dapat? Meron po meron po kaming pagpupulong ilang beses na. Opo. Kasi yung pong dati ang nagde-define po ng poverty level ay ang NEDA. Pero meron pong bagong batas ngayon, hindi ko lang matandaan yung number niya, na nasa PSA na po ngayon. PSA na ang magde-determine ng indigent ng poverty level. So kung kami po ang masusunod, gagawa po kami ng regional or provincial or municipal level. Kasi hindi lahat ng value pare-pareho. Kapag ka kumikita ka ng 3,000 lamang sa isang buwan at nasa syudad ka, abe pulubi ka. Pero pagka nandun ka po sa lugar na hindi naman mahal ang bilihin, baka hindi ka na pulubing-pulubi, di ba? Opo, Commissioner, yung kumikita ka, anong basehan ng kita nyo? Kung may pension kang 3,000, pulubi ka. Pag nasa maunlad na syudad ka. Tama ho ba yun? Kita na ho ba yun? Yun pong opinion ko pong sarili yun. Ang ibig kong sabihin, kung aalisin po ng bata ng Kongreso yung definition ng indigent doon sa 9994, at ibibigay sa NCSC yung karapatan na mag-define kung sino ang indigent, para sa akin, ang isasuggest ko is gumawa tayo ng definition ng indigent depende sa area kung saan ka nakatira. Kasi pagka ginawa mo pong universal, kagaya na, pag tumatanggap ka ng pension, hindi ka na indigent. So kung ako po ang masusunod doon, lalagyan po ng halaga yung pension. Kung tumatanggap ka ng below 10,000, pwedeng hindi ka na, more than 10,000, baka pwedeng hindi ka na indigent. Pero ang punot dulo po niyan, kailangan muna nating pakiusapan ng Kongreso na tanggalin yung definition ng indigent doon sa 9994. Ito lang naman yung Commissioner Edweng. Kung halimbawa, gusto natin na mabuhay yung at nang maayos pa rin yung ating mga senior citizens. Saka matagal-tagal. Diba? Nang maayos na, hindi na yun, frail na yan diba? Ang kailangan na lang yan, decenteng pag-aalaga sa katawan. Pero kung yung ibibigay mo ay parang panawid gutom na lang, ano ba namang klaseng tulong ng gobyerno ang binibigay natin sa mga senior citizen? Pero, nagsabata sila ngayon ng CONCON bill. Alam niyo po ba, Commissioner, ang laman? 10,000 per day ang sweldo ng CONCON delegates. Meron niya. Diba? Ibahagi ka pa. Diba? Nasaan naman yun? So, pag ganan siya para sa kanila, okay lang, sang katerbanda tong. Pero yung mahihirap, pulubing-pulubi na bago may bigyan ng tulong ng gobyerno.
Diba? Oo nga. Pero nasa Kongreso po yan eh. Kaya diba? Nga, yun nga po nakakasama ng loob eh. Alam nyo, yung sinasabi nyo kanina, siguro yung universal pension, baka sakali pa. Kasi pagka po naging universal yung pension, ay wala nang pinag-uusapang estado sa buhay, kahit bilyonaryo. Alam niyo po ba, may mga syudad na meron silang universal pension, kagaya ng Cebu City. Opo. Yung Cebu City, pagka po ikaw ay 60 years old at nakatira ka sa Cebu ng mahabang panahon, tatanggap ka na ng 1,000 isang buwan. Kita mo regardless yun. Kung ikaw ay bilyonaryo o pulubi. Ayun. Matagal na po nakapending sa Kongreso yan. Ilang beses na naaprubahan pa nga po sa committee level yan, di ba? Ba't din yung itulak yan sa National Commission? Actually, hindi na, parang, paano ko ba sasabihin, parang mahalay naman na kami yung magsusulong nun. Pero ako po personal, gusto ko yun. Hindi, kasi, kaya lang, kasi kapag ka po natupad yun, kapag ka naging batas yun, mababawasan yung aming problema eh. Hindi na kami kailangang mag-validate kung siya ba ay talagang indigent o hindi. Diba? Oo, basta kaya senior na lang. Opo. Kaya po, dahil doon, hindi namin, ako personally, hindi ko masabi ng lagtaran na gusto ko yung universal pension. Pero tama sana yun. Kung magkakaroon ng universal pension, hindi na siya social, ha? Alisin natin yung word na social. Kasi yung social may definition eh. Indigent ka, di ba? Kahit ano na nga lang po sana, kahit man lang, kahit yung mga bilyonaryo, hindi na. Pero sa akin lang, itaas lang yung threshold. Di ba? Huwag naman yung walang-wala bago mabigyan ng tulong. Grabe. Yung lang na panangilinig natin para sa kanila. Hindi na ka makalabas ng bahay. May sakit na. Magagawa po natin yon kung mapakiusapan natin ang Kongreso na alisin. Amen. Sige. Yung definition ng indigent doon sa RA 9994. Ako naman po yung naniniwala, Commissioner, na may nakikinig sa atin na totoo ang puso ng mga mambabatas. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.